Kamusta mga kasikat and welcome back to my channel. So for today's video ay bibigay ko sa inyo ang top 5 hardtail mountain bikes with average budget na 15,000 pesos na maraming available sa mga bike shops ngayon. So sinala ko lang ang mga best MTB model para sa video na ito according sa specs at materials na ginamit at brand ng pyesa na ikinabit dito. At sa kung meron man ako nakaligtaan na MTB model na deserving sa list na ito ay please comment down below na lang. So LG Bike Shop, Ryan Bikes, Bike, Aegis Bike at Striga Bikes pala ang mga bike shop na reference natin for this video. At kung nagbabalak naman kayo bumili, direct message nyo na lang sila. So bago tayo magsimula, don't forget to like, share and subscribe sa ating channel para updated kayo sa mga bagong content na ina-upload ko. Okay, start tayo sa panlima sa ating listahan. At ito ay si Trinks DBY 1300 na 2024 model. So alam naman natin na ang Trinks ay isa sa pinakasikat at pinakamabentang beginner at mid-tier na mountain bike. At isa-isahin natin ang piyesa at materials na ikinabit dito. Sa frame niya ay 6061 aluminum alloy ang ginamit na materials at available ito sa 27.5 at 29er na wheel size. Sa front suspension naman ay Trinks brand na reverse arc. Ito ay air suspension na at meron itong remote lockout at 3-band adjust. Ito pala ay 1x13 speed ang setup at ang crankset ay ELF brand ang ikinabit at ito ay cartridge type pa ang bottom bracket. At 36 teeth naman ang size ng kanyang chainring. Sa gear set naman ay L2AX ang brand at model na ikinabit at ito ay meron 13-speed na shifter, cogs at rear derailleur. At oil slick na rin pala ang kanyang kaset. Sa brake set naman ay hydraulic na at RSX ang brand. At lastly sa kanyang wheel set. Sa rims ay double wall alloy na at ang brand ng gulong ay Compass na white skin wall na merong sukat na 29x2.10mm. Next is ang pang-apat sa ating listahan at ito ay si Phantom Glory at available ito sa 27.5 at 29er na wheel size. So itong si Phantom brand pala ay matagal na sa market natin, halos kasabayan sila ni Trinks at Foxter. Isa rin ito sa mga nagpo-produce ng magagandang beginner at mid-tier na mountain bikes. Budget friendly din pala itong brand na to at marami itong available sa mga bike shops ngayon. Start tayo sa kanyang frame. Ito ay gawa sa aluminum alloy na materials, tapered ng head tube nito at internal cable routing na with smooth welding. Sa front suspension naman ay alloy na at Phantom ang brand na reverse arc. Ito ay R-type suspension na merong manual lockout at 3-band adjust. 1x12 speed pa lang setup nito at Shimano SLX ang ikinabit. Sa crankset nito ay cartridge type pa sa bottom bracket na merong 34 teeth para sa kanyang chainring. Sa shifter, kags at RD naman ay Shimano SLX 12 speed ang ikinabit dito. Hydraulic na rin ang brake set nito at X-Park ang brand na integrated para sa model na to. Pagdating naman sa kanyang wheel set ay double wall alloy na ang rims at sa gulong naman ay CST Rockhawk ang brand at model na integrated dito at merong sukat na 29x2.25mm. So moving on tayo sa pangatlo sa ating listahan at ito ay si Foxter Benson na available sa 27.5 at 29er na wheel size. So gaya nga ng sinasabi ko kanina ay isa si Foxter brand na OG na dito sa Philippine bike market. Subok rin sa Tibay ang mga batalya nito dahil under lang sila ng factory ng Merida at Mountain Peak sa Taiwan. So punta na tayo sa kanyang mga specs. Ang frame ay gawa sa 6061 aluminum alloy, internal cable routing na rin ito, tapered na ang head tube at smooth na rin ang pagka-welding sa kanyang batalya. Pagdating naman sa fork ay hydraulic coil spring pa, pero meron naman itong manual lockout at 3-band adjust at gawa rin naman ito sa alloy. 1x9 speed lang din ang setup nito. Ang crankset nito ay cartridge type pa at Pro Wheel Raid naman ang brand at 34 teeth naman ang size ng chainring nito. Sa shifter at RD ay Shimano Alibio ang ikinabit. Ito ay 9 speed at sa cogs naman ay meron ding ratio na 11 teeth to 36 teeth. Hydraulic na rin ang disc brakes nito at Shimano MT200 ang ikinabit at Shimano na rin ang brand para sa kanyang rotors. And lastly, punta naman tayo sa kanyang wheelset. Double wall alloy na ang kanyang rims at Kenda gum wall naman para sa gulong. At meron itong sukat na 29x2.20mm.
Punta tayo sa pangalawa sa ating listahan at ito ay si Pinewood Veyron na merong 27.5 at 29er wheel size na available. So si Pinewood brand pala ay made in Indonesia at medyo bago-bago pa ito sa ating market. At naging mabenta nga ito sa mga bike shops dahil sa mura at sa mga gandang pyesa na ikinabit rito. At punta na tayo sa kanyang specs at mga pyesa na ikinabit sa model na ito. Ang frame ay gawa sa AI6061 T6 Light Aluminum Alloy na mas magaan sa typical na aluminum alloy. Tapered na ang head tube nito at internal cable routing na rin. Smooth welding na rin ito at pinatungan pa ito ng carbon puti sa mga welding parts kaya napaka-smooth lalo tignan. So isa sa nagpamahal sa model na ito ay ang kanyang front suspension na Santor XCM30 ang brand at model na ikinabit dito. At ito ay coil spring type pa. Pero meron naman itong manual lockout at rebound adjust. 1x9 speed lamp din ang setup nito. Sa crankset naman ay Halotech na at BB91 naman ang brand na ikinabit para dito. Sa crank naman ay Pinewood Aris na merong 34 teeth ang kanyang chainring. Sa shifter, cogs at RD ay Shimano Altos ang ikinabit para dito. At Shimano MT200 naman ang model para sa kanyang disc brakes at Shimano na rin ang para sa kanyang rotors. Double wall alloy na rin para sa kanyang rims at Innova Pro Cross Fit Tan Wall naman ang brand para sa kanyang gulong na may sukat na 29x2.25mm. At ang panghuli at nauuna sa ating listahan ay si Pinewood Raptor 1.0 na available sa size na 27.5 at 29er version. Kaya ito ang pinakamataas sa ating listahan ay dahil sa pyesa na integrated dito at sa murang presyo na 15,000 pesos ay wala ka ng halos si upgrade pa. Kaya ito ang pinakasulit sa ating listahan. So puntahan naman natin ang kanyang specs at mga pyesa ang ikinabit dito. Ang frame ay gawa sa AI6061 T6 Light Aluminum Alloy at napaka-smooth na ang pagka-welding nito. Tapered na rin ang head tube at internal cable routing na din at available ito sa frame size na small to extra large. Sa front suspension naman ay coil spring type pa na SR Santor XCM30 na may maximum travel na 100mm. At meron na rin integrated na manual lockout at rebound adjust. 1x10 speed pala ang setup nito. Sa crankset tayo, ito pala ay Halotech na at ang ikinabit para sa crank ay Pinewood Arex na merong 34 teeth para sa kanyang chainring. Sa shifter at RD pati na rin sa cogs ay Shimano Qs U6000 ang brand at model na integrated sa bike model na ito. Ito ay cassette type pa na merong 11 teeth to 42 teeth ang ratio. Double wall alloy na rin ang rims nito na merong 32 holes. At sa gulong naman ay Innova CrossFit ang brand na ikinabit at merong sukat na 29x2.20mm. So hanggang dyan na lang muna mga kasikad ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at comment down below pala para sa mga suggestions nyo sa mga next bike contents natin.